Magandang araw, kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Mama Fanny, ano bang gagawin ko? Magpapakasal ba ako kay Rodel? Sasama ba ako sa kanya sa States? Paanong salo natin? Hindi ko yung personal mapapamahalaan kung nasa States ako. Okay lang ba yun sa'yo? Boto ka ba kay Rodel para maging manugang mo? Kinausap ni Maha ang puntod ng kanyang ama. Inayos niya ang bulaklak at inilagay sa ibabo ng lapida. Alam kong naguguluhan ka sa nangyayari. Alam kong inahibilin mo ako kay Brent at ina-expect mong kami magkakasama habang buhay. Pero hindi siyang lalaki para sa akin, Ma, kahit pa siyang mahal ko. Bumuntong hininga siya. Naramdaman niyang tila may tao sa likuran niya. Kumunot ang kanyang noo pagkakita sa isang babae sa tansya niya ay nasa late 50s ang edad. Payat ito at maraming wrinkles. Mukhang may sakit. May dala itong isang punpo ng mga bulaklak. Tinitikan siya nito. Nakita niya sa mga mata nitong lungkot. Ngumiti ito at inilapag ang dalang mga bulaklak sa puntod ng kanyang ama. Sino ho kayo? Kaibigan ako ni Fanny. Kaibigan? Kilala niya lahat ng mga kaibigan ni Mama Fanny, ni hindi niya nakitang babaeng ito sa burol ng kanyang ama. Matagal akong nasa ibang bansa at kailangan ko lang nalaman na wala na siya. Ikaw bang anak niya? Ako ho si Maha. Tumango siya. Napakaganda mo. Sabi nito at saka ngumiti. Nginitian din niya. Salamat po. Ako nga pala si Lerma. Pwede ba akong umupo sa tabi mo? Sige po. Inalis niya sa pagkakatupi ang dyaryong inuupuan at inilatag niya iyon ng mas malaki para makaupo ito. Dahan-dahan itong umupo sa kanyang tabi. Kumusta ka, iha? Paano ka nabubuhay na walang ama mo? Kahit 3 years nang nakakaraan, masakit pa rin sa akin na wala na siya, lalo na sa ganitong pagkakataong may problema ako. Siya lang ang laging karamay dahil hindi ko lang siya tatay. Best friend ko pa siya. Pasensya ka na kung narinig ko mga sinasabi mo sa ama mo kanina. Hindi ko sinasadyang makinig. Tungkol sa pag-ibig ang problema mo, hindi ba? Base sa mga narinig ko, nahulaan ko na ang problema mo. Si Rodel ay lalaking nanliligaw sa iyo ngayon at si Brent ay ang dati mong kasintahan na mahal mo pa rin. Tumango siya. Hindi ko alam kung bakit kayo naghiwalay ng dati mong kasintahan at kung bakit mo nasabi na hindi siya ang lalaking para sa'yo. Pero kung mahal mo pa siya, dapat na pag-isipan mo muna ang pagpapakasal sa ibang lalaking hindi mo mahal. Huwag ka magpadalos-dalos ang desisyon dahil kaligayahan mong nakataya. Hindi ka liligaya sa isang relasyon kung walang pag-ibig. Tama ito. Kaya lamang ay hindi na maaari magkabalikan sila ng taong mahal niya, maliban na lang kung marirealize si Brett na mahal pa rin siya nito at kaya na nitong bumuo ng sariling pamilya kasama siya. May pag-asa kayang mangyari iyon kung naroon si Lisa? Namalayan na lamang niya ang sariling lumuluha habang ikonekwento kay Aling Lerma ang kanyang problema. Inabutan siya nito ng panyo at hinagod ang kanyang likod. Ang totoo, gusto ko namang magkabalikan kami eh. Gusto ko siyang kasama ko habang buhay. Pero hindi ko pwedeng isakripisyong pangarap ko magkaroon ng anak. Kung sana marirealize niya na masayang may anak. Tila nalungkot ito. Yumuko ito ng muling mag-angat ng muka ay nakita niya ang pamamasa ng mga mata. Masaya nga ang magkaroon ng anak. Sana'y may isip iyon ng dati mong nobyo. Tumingin ito sa malayo. Nagkaroon ako ng anak pero pinabayaan ko lang siya. Hindi ko kasi mahal ang ama niya. Bunga lang siya ng isang pagkakamali. Pero nang maisip kong mali ako sa ginawang pag-aabandon na sa kanya, nalaman kong muhing-muhi na sa akin ang anak ko. Kaya hindi ko na hinangad na lumapit sa kanya at magpakilala. Alam kong hindi na niya ako matatanggap at mapapatawad. Tinatanggap ko ang pagkamuhi niya dahil nararapat lang sa akin ang kamuhian. Natigilan siya at napatitik dito. Dumagundong ang kaba sa kanyang dibdib. Kitang-kita niya sa mukha nito ang matinding pagsisisi. Noon lamang niya na puna ng mga lumuluhang mga mata nito ay may pagkakahawig sa mga mata niya. Could it be that woman was the her mother? Dahan-dahan siyang tumayo upang lumayo rito. Parang nadarama na niya ito ang kanyang ina. Bumangon ang matinding galit sa kanyang dibdib. Tinalikuran niya ito.
Sinabi niya noon sa sarili na kung makikita niya ang kanyang ina, ay hindi niya haharapin ito dahil kahit anong paliwanag ang gawin nito, ay hindi niya matatanggap. Para sa kanya, ay matagal na itong patay kaya wala na siyang interest na makilala at makausap ito. Anak, pahabol na tawag nito. Huminto siya sa paglalakad. Nagtagis ang mga bagang niya at marahas na lumingon. Wala kang karapatang tawagin akong anak. Wala akong inang tulad mo. Hindi ka kilala-kilala tulad ng hindi mo ako kinilalang anak. Ang lakas ng loob mong lumapit sa akin. Tama ka. Muhing-muhi ako sa iyo. Para sa akin, matagal ka ng patay. Humagulhol ito. Huwag na huwag mo na uli akong lalapitan dahil kahit anong gawin mo, hindi-hindi kita mapapatawad. Pagkasabi niyon ay itinuloy na niya ang paglalakad palayo. Tulala pa rin si Maha pagdating niya sa bahay. Hindi siya makapaniwalang nasilayan na niya sa wakas ang mukha ng babaeng nagluwal at nag-abando na sa kanya. Wala itong larawan sa kanyang ama kaya hindi niya alam kung anong itsura nito. Ang sabi lang sa kanya ay kahiwig daw niya ito pero mas maganda raw siya. Hindi niya pinangarap na makita ang mukha nito. Ni hindi na nga niya hiniling na makita pa ito. Tumulo ang kanyang mga luha. Pinawi niya iyon nang marinig na tumunog ang doorbell. Kinabahan siya. Baka sinundan siya ng kanyang ina. Nagulat pa siya nang makita si Brent sa labas ng gate kasama si Kiel na natutulog sa mga bisig. Sukbit nito ang bag ng baby. Daddy na daddy'ng itsura nito. Sa kabila ng sama ng loob sa pagkakakita sa kanyang ina at pagtataka sa presensya ni Brent, ay napuna pa niya ang napakaganda nitong pagmasdan. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya habang binubuksan ang gate. Ipinasyal ko si Kiel eh. Naisipan kong dumaan dito. Bakit naisipan mong dumaan dito? Baka kasi gusto mong mamasyal kasama namin. Naisip ko lang since tayo ang mga bagong parents niya, baka gusto niyang ipasyal natin siya. Ha? Hindi niya mamakaniwalang narinig niya mula rito ang mga salitang iyon. Baka pwedeng pumasok. Pinapasok niya ito. Inihiga nito sa sofa ang baby pagkatapos niyang latagan iyon ng pranela at maglagay ng unan. Nakatulog na lang siya bigla. Napagod siguro sa biyahe. Hinaplos itong ulo ng sanggol at pagkatapos ay tumingin sa kanya. Teka, bakit parang namumugtong mga mata mo? Umiyak ka ba? Bumalik ang matinding sama ng loob niya. Nakagat niyang ibabang labi sa pagpipikil na muling maluha. Umiwas siya ng tingin dito. Hinawakan nito ang kanyang babat ipinalik ang mukha. May problema ka ba? Pakiramdam niya ay sasabog ang dibdib niya. Nakita ko ang nanay ko. What? Tila na bigla ito. Alam nito kung gaano kalaki ang galit niya sa kanyang ina. Ikinuwento niya rito ang naging engkwentro nila ng kanyang ina sa sementeryo. Kapal na mukha niya magpakita sa akin. Iniwan niya ako. Pinabayaan. Ni minsan hindi niya ako sinilip o inalaman lang ang kalagayan. Pagkatapos ngayon lalapit siya sa akin at tatawagin akong anak. Hindi dahilan na hindi niya mahal ang tatay ko. Nabunga lang ako ng isang pagkakamali para abanduhin niya ako ng ganoon. Kahit man lang sana ilamnem niya ang kalagayan ko once in a while, hindi niya ginawa. Napakasama niyang ina. Kahit na narealize na niya ang pagkakamali niya, hindi ko pa rin siya mapapatawad. Humagulhol siya. Naramdaman niya ang paghagod ng kamay ni Brent sa kanyang likod. Namalayo na lamang niyang nakayakap na siya rito at ito'y inaalo siya. Ang sama-sama niya. Hindi niya ako minahal. Bakit pa siyang naging nanay ko? Patuloy ito sa pag-alo sa kanya. His soothing words calmed her. Naalala niyo noong namatay ang kanyang ama. Halos ganoon din ang eksena. Matyaga itong nakinig sa mga hinain niya, inalo siya, inalagaan ang mga oras na halos hindi na niya naigalaw ang kanyang katawan sa labis sa kalungkutan. Brent had always been there whenever she had problems. Pinagagaan itong loob niya. Knowing she had someone to take care of her made everything less painful. He made her see hope. He always made her feel everything would be fine as long as they were together. But he was not hers anymore. Nakadagdag iyon sa sama ng kanyang loob. Natauhan siya. Bakit siya yumayakap dito? Hindi na niya nobyo ito. Bumitiw siya rito at pinauhiwi ang kanyang mga luha. Tumayo siya at nagtungo sa banyo. Isinara niya ang pinto at sumandal siya sa likod niyon. Ipinagpatuloy niya ang pag-iyak. Dinagdagan pa ni Brent ang dahilan ng pagluha niya. Sa mga panahong tulad niyon, wala na siyang masasandalan pa. Walang alam si Rodel tungkol sa mga pinagdadaanan niya sa buhay. Halos lahat ng iyon kasi, si Brent ang kasama niya kaya alam niyang mas makakaya ni Brent na pagaanin ang mga dinadala niya kaysa kay Rodel.
Nakarinig siya ng mahihinang katok sa pinto. Maha. Come on, Maha. Let me comfort you. We're done. You don't have to comfort me. Hindi mo kailangang oblikahin ang sarili mo dahil lang ikaw ang lagi nandyan para sa akin noon kapag may problema ako. Iba ng sitwasyon ngayon. Umalis ka na, Brent. Maybe the relationship is done. But maybe we can be friends. Hindi lang naman tayo lovers noon. We were the best of friends. We can't be friends anymore. Umalis ka na. Papupuntahin ko si Rodel dito. Baka makita ka pa niya. Sinabi lang naman iya iyon para hindi ito magpilit pa na manatili roon. Hindi na ito nagsalita pa. Narinig na lamang niya ang mga yabag nito palayo. Malaya niyang pinaagos ang mga luha. Pumunta sa parke si Maha kasama si Kiel. Isa na kanya ito sa stroller. Nang mapagod sa paglalakad at paglilibot, ay umupo siya sa bench at kinausap na lamang ito para hindi ito mainip sa pagtigil nila. Alam mo bang isa ito sa mga memorable places namin ng Daddy Brent mo? Dito niya ikinento sa akin ang sikreto ng nakaraan niya. Nakakalungkot ang eksenang iyon. He cried like a little boy. Pero ng mga oras na iyon, nasabi ko sa sarili ko na siya ang lalaki para sa akin. Pareho kasi kami na may malungkot na bahagi sa buhay namin. Pareho kaming may mga hinanakit na nag-ugat sa kabataan namin. Sabi ko nga, parang meant to be talaga kami. Kiel gripped her finger. Tila ba naunawaan ito ang mga sinasabi niya at gusto siyang i-comfort. Hey, don't worry about me, baby. I will soon move on. Nakapag-desisyon ako. Tatanggapin kong alok ni Rodel na magpakasal sa kanya. Siya na ang magiging bagong daddy mo, hindi na si Brent. Nalungkot siya sa sinabi pero nilabanan niya. Mas makakabuting simulan na niya ang pag-move on. Magsisimula siya ng bagong buhay sa Amerika kasama ang lalaking dapat niyang mahalin. Pakikiusapan niya si Rodel na tapusin muna ang pagpapagawa niya ng salon bago sila magtungo sa Amerika. Tatawagan niya si Brent para sabihing tinatapusan niya ang obligasyon nito kay Kiel. Sa ganoong paraan ay mawawala na sila ng komunikasyon at hindi na sila magkikita. Makakatulong iyon para makalimutan na talaga niya ito. Nagulat pa siya nang makita ito sa di kalayuan na nakatayo at nakamasid sa kanila. Bakit ito naroon? Lumapit ito sa kanila ni Kiel. Hi. He gave her a lazy smile. Hey baby, masyado ka na nagiging layas ah. Palagi ka na lang namamasyal. Uy, nag-smile siya kay Daddy. Pinagmasdan niya ito habang kinakausap si Kiel. Mukhang totoo ang ngiti nito at hindi na lang napipilitang ibibitok ang sanggol. He even proclaimed himself as the girl's dad. It looked like Brent had learned to like the baby already. Kaya na rin kaya nito maging isang totoong ama. Can I sit there? Dumiretso ito ng tayo. Itinuro nito ang tabi niya sa bench. Anong ginagawa mo rito? Iniisip mo ba na ini-stalk kita? No, I'm not stalking you. Nagkataon lang na napadaan ako rito habang nagmamaneho at nakita ko kayo. Masyado ng maliit ang mundo para sa ating dalawa. How are you? Okay ka na ba? I'm okay. Alam niya ang tungkol sa pagkikita nila ang kanyang tunay na ina ang tinutukoy. Hindi pa rin siya nakaka-recover sa pangyayaring iyon. Kaya lamang ay hindi na niya kaya mag-open up dito. Hindi na sila katulad ng dati. Rodel comforted her when she told him about her mother. Pero iba pa rin kung paano mag-comfort si Brent. Are you sure? Okay man ako, hindi. Wala ka na roon. Bakit bang sungit mo? Ikaw nga itong may kasalanan sa akin. Iniwan na ako ni Lisa ng dahil sa ginawa mo. At dahil doon, gusto mo akong paghigantihan. Baka nakakalimutan mo. Ikaw ang nagsimula. Gumanti lang ako sa'yo. Tutal, nandito ka na. Sasabihin ko ng kailangan kong sabihin. Tungkol kay Kiel. Hindi ko na siya ibibigay sa'yo bukas. Tapos ng obligasyon mo sa kanya. Mula ngayon, ako na lang ang mag-aalaga sa kanya. What? Gulat na tanong nito. Aampunin ko na kaya siya, kaya akin na siya. Napag-usapan na natin to, diba? Hindi ko na siya makikita kahit kailan? Hindi na. No way. Napamahal na sa akin ang bata. Hindi pwedeng hindi ko na siya makita. Natitigil lang na patitig siya rito. Totoo bang sinabi nito? You know, Kiel might be very temperamental. He wakes me up in the middle of the night. He makes me clean his poop and gives me hard time whenever I give him a bath. But whenever he smiles and I hear his laugh, I can't help but smile and laugh too. Nakakatuwa siyang kausap. Kahit hindi niya naiintindihan mga sinasabi ko, nagre-react siya. Whenever he grips my finger, I feel like he needs me so much.
Alam kong itinuturing na niya akong daddy, kaya hindi ako papayag na hindi ko na siya makita. Puno ng determinasyon ang huling pangungusap na binitawan nito. Hindi siya makapaniwala. Mukhang nagtagumpay siya sa pagtuturo dito na magkaroon ng amor sa mga bata. Ang dami ko nang naipamiling mga gamit at laruan para sa kanya. Bumili na rin ako ng kunad stroller para sa kanya. I've sacrificed going out with friends on weekends to stay with him. Tapos bigla mo na lang siyang hindi na ipapakita sa akin. That's unfair. Dalawa tayo nakakakita sa kanya kaya may karapatan din ako sa kanya. Hindi mo siya pwedeng ilayo sa akin. Ako ang daddy niya. Parang gusto niyang maluha sa mga sinabi nito. Pilit niyang itinago ang tunay na nadarama sa nalamang pagbabago nito. Ako ang unang nakakita sa kanya, kaya mas ako ang may karapatan. Gusto niya malaman kung hanggang saan ito ipaglalaban ang karapatan sa baby. Maha, tulad ng pera, dapat hati rin tayo kay Kiel. Nakipaglabanan siya ng titik dito. He really looked determined. Nag-iwas siya ng tingin at inilapit ang mga mata sa baby na mag-isa naglalaro ng rattle. Masaya siya dahil mukhang mahal na talaga na ito ni Brent. Sa napakaikling panahon ay nagawang matibag ng sanggol na napulot nila sa basurahan ng bato sa isang bahagi ng puso nito. Dadalhin ko siya sa Zambales bukas. Nasabi ko na kay mamang tungkol sa kanya. Gusto ko siyang makita ni mama. Natuwa siya sa sinabi nito pero naalarma siya na may biglang pumasok sa kanyang isip. Teka, hindi mo siya pwedeng ilayo. Baka hindi mo na siya ibalik sa akin. Baka tangayin mo na siya dahil ayaw ko na siyang ipakita sa iyo. Sinabi rin niya na sasama na siya kay Rodel sa isang buwan. Inisip niya na baka may binabalak ito kaya gusto nitong dalhin sa Zambales si Kiel. Kung gusto mo, sumama ka para sigurado kang hindi ko siya tatangayin. Ha? Huh? Ano yan mga kafelisidad? Hindi pumayag si Brent sa gusto ni Maha na huwag na nang makita at makasama si Kiel. At napukaw na din ang puso ng ama ni Brent. Madugtungan pa kaya ang pagmamahala ng ating mga bita? Abangan!